Good morning, welcome back to another video. Please join me again on our third day at last day na rin namin dito sa Canyon Cove. Kasama ko na pala ngayon ang daddy, kaya pagkagising na pagkagising ay inaya ko siya dito sa tabing dagat para makapaglakad-lakad at para masulit na rin ang mga natitira naming oras dito. Ang magkapatid naman ay tulog pa, hinayaan na lang muna namin dahil alam kong pagod din sila sa pagsuswimming kagabi. Kaya kayo na lang muna, samahan nyo ako para masulit natin at ma-enjoy natin ang napakagandang tanawin dito. Alam nyo ba, yung mga ganito kasimpleng moments ay sobrang naaapagod. Appreciate ko talaga. As a mom of two, walang yaya or walang helper sa bahay. Alam nyo kung gano'ng kapagod yun. Ang daddy rin, sobrang stressful ang work. Kaya as a reward, pumupunta kami sa mga ganitong lugar. Nature talaga ata ang way of distressing namin. Pero higit sa lahat, ang tinetreasure talaga namin doon ay yung time, yung moments na kasama namin yung mga bata habang maliliit pa, habang sumasama pa sila sa amin, at habang malakas pa kami. Yung kaya pa naming masamahan sila sa mga trip nila ngayon. Anyways, nandito na kami sa restaurant para mag-breakfast. And at this time pala si daddy ang kasama ko. Ang mga bata gustong sa fast food na lang din sila mag-breakfast. Pumayag na rin ako dahil in a few hours mag-check out na rin naman kami. At this time medyo marami ang choices of food. Merong beef tapa, longganisa, fish fillet. May pansit pa rin katulad kahapon at syempre ang rice. Andyan pa rin ang pancake and a few choices of pastries. Wala silang soup for today pero ayan, may pachampurado. So yun, pancake pa rin for today's breakfast. Kumuha na rin ako ng champurado at syempre ang kape. Kay daddy naman, meron siyang patapa, longganisa at pansit. At nagpaluto rin pala siya ng dalawang omelette, syempre para tagisa kami. And after breakfast naman, dumiretso ulit kami dito sa tabing dagat tapos nakinood na rin sa mga nagsuzumba. Naligo rin pala kami niyan sa dagat at ito nga, after namin maligo, nagbihis na rin, nagpack up. Tumawag at nagpatulong na rin pala kami sa bellman para maihatid kami sa lobby. Pagpasensyahan nyo na kung nakisakay rin ang Zyrus. Ipakita ko na rin pala kung gaano kalawak ang parking nila dito. Ayan, naglo-load na ang daddy ng mga gamit. Meanwhile, ay inihabol itong isang box. Naku, muntik pang makalimutan itong box ng Lego ni Zyrus. Mapapabalik pa kami nang wala sa oras sana. Sobrang thank you talaga at nakita agad. At habang daan ay nakatulog ang mommy vloggerist nyo kaya hindi ko na videohan. Pagkagising ko nga ay nandito na kami sa AA's Lomi House. Actually, first time namin dito. Nahanap lang namin to sa Google, recommended at lang. At na-surprise kami ha, sobrang daming pumupunta dito. Knowing na mainit pa that time. Medyo luma na yung place, medyo maliit lang. At ang binabalik-balikan pala dito ay mura na, masarap pa. Umorder pala ako ng lomi na for sharing, good for four na daw. Tapos chami at Shanghai. Nothing special kung titingnan mo, unlike sa iba, sobrang dami ng toppings at may malalaking chicharon. Sa kanya may tatlong perasong pugo, may pinakrispy na liempo, tapos dinurog na chicharon. Yung napakasimple lang niya tingnan. Pero in fairness, ang sarap niya. Samahan mo pa nitong sibuya, sili at kalamansi. At ang exciting part pa, yung good for sharing na yan na good for 4 ay 110 pesos lang. At ito na po ang ebidensya, hindi ko alam kung gutom lang kami o masarap talaga. Anyways, ayun lang muna. Thank you for watching. Bye!